Magandang araw po sa lahat ng ating mga kabarangay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po uli kami para ihatid ang mga solusyong nagawa ng ating revitalized police sa barangay mula sa urban at geographically isolated and disadvantaged areas ng Pilipinas. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka! Sa ngalan ng ating butihing Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Ben Har Abalos Jr., at sa ngalan ni Chief PNP, General Romel Francisco Daylig Marbil, at sa mga isa sa mga nagsusulong ng programang Revitalize Police sa Barangay na si Police Major General Edgar Alan O. Masocubo, ako po ang inyong lingkod, Lieutenant Colonel Rowena M. Jacosalen. Ako naman po si Police Major John Felix Pascual Jr. Kaya mga kabarangay, para sa bagong mukha ng serbisyong pulis, ito po ang inyong Revitalized Police sa Barangay, Solution on the Spot. Okay, simulan po natin ang ating RPSB recap for this week. Matagumpay na inaisagawa ng RPSB Police Region Office 5 ang free theoretical driving course or road safety seminar para sa ating mga kababayan para dyan sa barangay Macogon, Labo, Camarines Norte. Layunin ng programa na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa batas trapiko at mga regulasyon na dapat sundin ng isang motorista na isa sa mga unang hakbang upang makakuha ng driver's license at masiguro ang kaligtasan ng mga gumagamit ng kalsada. 75 individual ang naging benepisyaryo ng nasabing programa at nagpapasalamat po sila dahil sa malaking tulong para sa kanilang ikabubuhay. Kudos po sa ating mga Tagalang Transportation Office, barangay officials at syempre sa ating RPSB team dyan sa barangay Macogon, Labo, Camarines Norte para sa paghahatid ng tulong sa bawat motorista. Ayan, napakagaling ma'am. Alam niyo ba ma'am na most of yung mga ano natin, mga kababayan natin na nasa mga liblib na lugar or yung mga hindi naman nasa sentro ng komunidad ay marunong mag-drive pero wala po silang karampatang mga license, mga driver's license. Isa yan sa mga pinakamahirap kasi na kunin dyan, yung TDC or yung Theoretical Driving Course. Kasi dito ka magsisimula bago ka makakuha ng professional driver's license. Ngayon po, itong mga taong ito na nandoon, nakatira sa mga barangay na ito, ang unang pangunahing ikinabubuhay nila ay gumagamit talaga sila ng mga motorsiklo. So kailangan talaga nila maging isang lisensyadong driver bago sila makagamit ng kanilang mga sasakyan. Ayan, kasi it is not enough na marunong ka mag-drive. Kailangan mo ding alamin kung ano yung mga panuntunan doon sa mga sa kalsada, no? Ano po yung mga batas na pinapairal sa ating mga kalsada at hindi lang sapat na marunong po kayo mag-drive. Kaya upang isaalang-alang ang safety ng ating mga drivers diyan po sa Camarines Norte ay nagsagawa nga ng ito nga yung free theoretical driver. Yeah. Gusto ko lang din i-emphasize dyan, bilang isang mamamayan, kailangan talaga nating sumunod sa batas. At ang pagkuha po ng driver's license, ang isa sa mga pinaka-importanteng responsibilidad ng isang road user. Yeah. Kasi pag may driver's license ka, ibig sabihin nun, nagbabayad ka ng road user's tax. Ibig sabihin din, may karapatan kang gamitin ang kalsada bilang pasilidad ng ating gobyerno. Yeah. May natutunan na naman ako kay Ma'am, road user's tax. Ayan, dumako naman po tayo sa Police Regional Office 6 na ang ating RPSB ay nag-turnover ng kanilang quick impact project na greenhouse sa barangay Kabladan Proper, Sibalom, Antique. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng mabilisang solusyon ang mga pangangailangan ng komunidad, lalo na sa aspeto ng agrikultura at kabuhayan.
ang greenhouse project na itinayo ay magiging pangunahing hakbang sa pagpapabuti ng mga ani at pagsuporta sa mga magsasaka ng lugar. Sa pamamagitan din ng proyekto ito, inaasahan na mas mapapadali ang produksyon ng mga sariwang gulay at iba pang produkto na magbibigay ng dagdag na kita sa mga residente. Ayan, wow. Napakagaling. Hindi lang yan yung kinikita kasi sila mismo din kakain dun sa mga kanilang aanihing gulay. Yes. Kamakailan lang, ma'am, ay inawardan ng ating mahal na Pangulo yung mga initiatives, mga programs and projects ng mga NGOs na naglalayong wakasan ang hunger or gutom sa ating bansa. At malamang sa susunod na taon ay ma-highlight ito initiative ng RPSB at mapapansin ng ating mahal na Pangulo. Ayan. Dito sa Pilipinas, dyan, tamad na lang talaga ang magugutom. Kasi nandyan na lahat ng natural resources natin at ang abilidad ng mga Pilipinong magsipag. So, kaya yan. Yan nga, ma'am. Sinabi mong maraming tamad kaya may mga nagugutom. Kaya nandyan ang ating RPSB. Yes, correct. Para pukpukin ang mga tatamad-tamad dyan. At naghahanap ang RPSB ng mga pamamaraan kung paano natin mapausbong ang productivity ng ating mga mamamayan. Correct. Now, punta muna po tayo sa Philippine Environment Day. Kasama dito ang ating RPSB sa cleanup drive. No? Dito naman sa Police Region Office 8, from Region 6, punta naman tayo ngayon sa PRO 8, ang ating Team Sangay ay nakibahagi sa Philippine Environment Day Cleanup Drive kasama ang lokal na pamahalaan ng Municipality of Palapag na ginanap sa Barangay Sangay, Palapag, Northern Samar. Okay, kumusta po sa ating napakabaliit na mayor dyan. Layunin ang kanilang aktibidad na linisin ang kapaligiran at itaas ang kamalayan ng komunidad tungkol sa kahalagan ng kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Sama-sama nilang tinipon at itinapon ng maayos ang mga basura upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang barangay. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, ipinapakita ng RPSB Police Region 8 Team Sangay ang kanilang suporta sa mga programang pangkakalikasan ng pamahalaan at naglalayong magbigay ng magandang halimbawa sa mga residente. Hikayatin ang lahat ng makiisa sa mga proyektong makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. At patuloy na isulong ang pagkakaroon ng isang malinis at ligtas na komunidad para sa lahat. Ayan. Okay, nakita alam mo ba? Alam mo, naaalala ko dito sa activity nila, di ba? Noong elementary tayo, ano nakalagay doon? Cleanliness is next to godliness. Ayan. Bakit okay. Nga ba nasabi ko? Oo. Hindi, pero alam mo dyan, ako ay parang dalawang beses na ako talaga nakapunta dyan sa Palapag. Napakalinis ng lugar. At ako po ay saludo sa ating mayor dyan, Mayor Florence. Naku, Diyos ko. Ayan, kung makikita nyo lang yung lugar na yun, napakalinis talaga. Pati yung mga tao talaga sumusunod. Parang kaya makakausap natin mamaya, ma'am, si Mayor Florence. Ayan. Kaya abangan natin. Ayan. Okay. Sa dumako naman tayo sa Police Regional Office 5 na naman. Ayan. Nagsagawa ng TESDA training on beauty care services or nail polishing sa mga 25 kababaihan. Ang nasabing programa ay matagumpay na naisagawa sa pakikipagtulungan ng Caramoran Municipal Police Station at TESDA Catanduanes na naglalayong magbigay ng panibagong kaalaman sa mga kababaihan na maaari nilang magamit bilang karagdagang kabuhayan. Ayan, ang RPSB katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong aktibidad upang matulungan ang mga komunidad sa pag-abot ng isang mas maunlad at mas masaganang Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating kapulisan at mga katuwang na ahensya sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad tulad dito para sa dagdag na kita at kaalaman ng ating mga kababayan. Alam mo dyan, nung ako ay isang WCD,
WCPD pa at FJ Ganda at the same time. Isa sa mga naging programa ko nito, yung mag-train ng mga battered women, yung mga abused women. Ngayon, kasi most of the time, sila ay economically dependent sa kanilang mga asawa. Alam mo, nung nagkaroon din sila ng sarili nilang income, parang talagang nabawasan yung incidence ng panggugulpe ng mga asawa. You know why? Kasi na-appreciate na rin na may contribution ang mga ating mga kababaihan. But then, ang more importantly dito sa ginagawa ng RPSB ngayon, yung nakakatulong na umangat ang kabuhayan ng bawat pamilya. Eto nga, Tesda, ang hirap kaya maghanap ngayon ng mga manicure, pedicure. Kaya no? Nga, hirap. Ma'am, tsaka mahal pa ngayon. O, ikaw, magkano ba tayo? Ayan, may papakita tayo. May statement yan si SILG about sa mga marites na ating talagang ine-empower para yung pagmamarites ay mas makabuluhan. Mas productive. Ayan, mas productive. Okay. Ayan. So, dito nagtatapos ang ating RPSB recap at magbabalik po ang RPSB solution on the spot. Nagbabalik po ang inyong RPSB solution on the spot. Sa oras na ito, atin pong makakapanayam si Police Master Sergeant Atilano B. Tolibas Jr., ang team leader ng ating RPSB Barangay Sangay, Palapag, at si Miss Marilyn O. Alastoy, isa sa kanilang benepisaryo sa kanilang mga proyekto sa RPSB, at si Honorable Arnold G. Sales, ang Barangay Kagawad ng Barangay Sangay, Northern Samar. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Gaway-gaway naman po tayo dyan. Gaway-gaway. Ayun, ayan. Kumusta ang ating napakabait na team leader dyan? Mukhang masayang-masaya ka dyan sa Barangay Sangay, ha? Okay naman po, ma'am, dito, ma'am. Mapagmahal yung mga tao dito, ma'am. Ayan. Iyan ang gusto ko ngayon. Dahil tuwang-tuwa yung mga RPSB natin. Parang hindi talaga sila nalulungkot na na-deploy sila sa mga RPSB areas. Ayan, si Sergeant Atilano. Sergeant, ikwento nyo nga sa amin, bakit kaya napili ang Barangay Sangay na isang barangay na de-deployan or dineployan ng RPSB? Ano ang meron dyan sa Barangay Sangay? Sir, dito sa Barangay Sangay, sir, yung mga tao dito, sir, na mga mabubuting loob, sir, at saka magandang pagkikitungo sa amin dito, sir, sa yung mga kapulisan dito. Nung bago kayo ma-deploy, paano mo mailarawan ang Barangay Sangay in terms of criminality, in terms of insurgency, in terms of yung geographical location? Sir, pagpunta namin dito, sir, sa area ng Barangay Sangay, medyo kinabahan kami, sir, kung paano namin pagkikitunguan yung mga tao dito, sir. Kasi first time naman namin dito, sir, napunta sa Durin Samar, sa Palapag. Kaya nag-house to house kami, sir, ng NAS. Nagkikwento sa kanila kung anong mga problema nila dito, sir. Correct. Para matulungan naman namin dito, ma'am, sir. Gaano po ba yan kalayo mula sa sentro ng Palapag? 1.9 kilometers, sir, ma'am. Papunta sa proper ng Palapag dito sa Barangay Sangay. Ayan. Malayo, no? Malayo pala. Kumusta naman ang mga kalsada?
Yung mga dinadaanan papunta diyan sa barangay. Medyo okay naman, ma'am. Pasabol naman, ma'am. Sir. Papunta dito sa barangay sa ngayon. Kasi ang ano, ang deployment nila, isa ang barangay Sangay sa na-identify natin na conflict affected areas kasi kaya nandiyan sila. Ayan. Oo. Pero ngayon gusto nating malaman kasi nga naging conflict affected area siya dahil nga diyan nakatira or may mga grupo ng mga CTGs na pumupunta diyan sa barangay na 'yan. Kumusta naman po, team leader, ang ating presence? Pero mamaya pala, malalaman natin yan. Kasi kumuha kami ng independent report yan doon sa PRO 8. So mamaya na natin yan itatakel. Ngayon, yung mga katabi niya, nandyan yung ating barangay Kagawad, nandyan din yung ating isa sa mga residente ng nasabing barangay. Pwede din natin silang makunan ng mga, ano ba, mga kaganapan sa kanilang ayan barangay. Unahin siguro natin si Kagawad. Ayan, Kagawad, ano po yung naging impression nyo nung may dumating na kapulisan at nakitira sila sa inyong barangay? Ano po yung... Sir, unang-una po, nagpapasalamat kami sa buong kapulisan ng Region 8 na deployan kami ng RPSB. Kumbaga, mas naging kampante po yung mga tao ito paggabi. Yung sa pagtulog, wala nang alalahanin. May nakabantay ng mga deploy na, may deployment ng kapulisan. Saka yung, ano po, yung unang impression namin sa kapulisan. Kasi before kasi may ano na eh, may CSP na deploy din dito sa amin. So parang yung mga bata, tuwang-tuwa na naman. May nakapagkwento nga sa amin na sa ibang barangay daw, pag may mga ganyan, may military tsaka pulis na dumarating, yung mga bata nagtatago dito. Kumbaga, nanibago sila eh. Pagdating nila, tuwang-tuwa pa yung mga bata na may mga pulis. So, ibig sabihin lang na yung mga pulis ngayon, talagang disiplinado na. Yung isang salita lang po ang masasabi ko sa kapulisan, approachable. Yun na po talaga ang isang bagay na hindi ko nilarawan kaagad-agad sa mga pulis nung dumating sila. Ayun, nakakatuwa naman dyan, no? Kasi ngayon may naririnig din tayo na side na nagsasabi ng ating mga pulis ngayon ay nagdudulot ng kabutihan sa kanilang barangay. So, gusto lang din natin i-emphasize, no, na syempre, may mga kapulisan din naman tayo na nanlilihis ng daan. Pero napakaraming pulis din po ang gumagawa ng kabutihan. Isa na nga rito, eto, isang team pa lang ang pinag-uusapan natin. Ang sa barangay Sangay. Si ate naman, si ate, katabi ng ating team leader. Kumusta naman po kayo ngayon? Ang buhay, nakapiling ang ating RPSB sa inyong barangay. Kumusta naman po? Gandang umaga po, sir, ma'am. Ang masasabi ko po sa kanila dito sa mga kapulisan ng aming barangay, napakabuti po nila. Para po sa akin, malaking tulong po sa akin na napag-aral po yung isa kong anak. Dito po nakatira sa ano sa barracks ng kapulisan dito sa aming barangay ng Sangay. Pinapag-aral po nila tapos dito po kumakain yung anak ko. Maraming salamat. Ay, ibig sabihin nun dyan, yun nga. Karugtong ng kinukwento natin, yung mga kabataan ngayon, di natatakot sa mga kapulisan. Ngayon, ikinukwento ni ate dyan, na yung anak niya talagang parang doon na nag-i-stay sa RPSB na compound, kasama ng ating mga team. And syempre naman po, natutuwa din yung ating mga kapulisan na may mga kabataan na tulad niya na hindi takot sa ating mga RPSB. Maraming salamat po ate sa tiwala niyo. Ayan, isa po pala yung parang adopt a child or adopt a scholar na ang proyekto ng RPSB. Kaya ayan, maririnig po ng ating mga stakeholders diyan sa munisipyo ng Palapag or diyan sa Northern Samar na may ganyang initiative at baka mamaya i-approach kayo para tumulong din sila. Kaya isa ito sa objective ng ating programa, ma'am, para ipaalam sa ating mga kababayan na may ganitong mga proyekto at nangangailangan po tayo ng mga tulong at willing tayong makipag-collaborate sa kanila para mas mapalawig, mas mapalaki natin itong mga ganitong magagandang proyekto.
Ate, hindi ka ba kinakabahan nakasama ang iyong anak na ating mga kapulisan? Okay lang po kayo? Okay lang po, ma'am, sir. Kasi po, napapanatag po yung loob ko. Kasi po, yung mga anak ko pa, puro po lalaki. Mag-isa lang po akong nagbubuhay sa aking mga anak. Solo parent po ako. Uy! At least, no, magiging ehemplo ng ating mga pulisan ngayon, ang inyong mga anak. Gusto ba nilang maging pulis? Gusto po, ma'am, sir. Wow! Ayan. Congratulations, yeah, sa ating mga RPSB. Congrats. Ayan. Ma'am, ayan na po ang ating pinakakaantay na special guest na talagang malapit na taga-suporta ng Revitalize Police sa Barangay. Ayan po si Mayor Florence Fawa Batula. Hello, Mayor! Paki-unmute po, Mayor. Ayan, napakaganda ng ating special guest ngayong araw na ito. Good morning, everyone. Ayan, good morning, Mayor. Mayor, kanina pinag-uusapan po namin itong deployment natin ng RPSB sa Barangay Sangay. At para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig sa oras na ito, si Mayor Florence po ang Municipal Mayor ng Palapag Northern Samar. At na-appreciate po namin ang kanyang all-out support sa ating RPSB deployment. Ano po yung mga ano, ma'am, nagawa ni Mayor o yung ginawa nating malakihang medical mission sa... Yes, sa Palapag. Yung nakaraang taon po, nakita po natin, no, yung mga tao. Sabi nga po ni Mayor, kano kalayo, nagpapasalamat po siya at nakarating po ang ating Team RPSB doon kasama ng ating Directorate for Police Community Relations sa regional level, ang ating mga medical health service providers. At nandun din ang ating kaibigang Donate Philippines. Ngayon, Mayor, isa si Mayor sa tinitingala ko talaga na hinangaan ko. Ako bilang action officer ng RPSB mula 2019, isa si Mayor sa nakita kong local chief executive na grabe talaga yung suporta doon sa ano dyan, RPSB program. So, baka may itanong ka kay Mayor. Mayor, foremost po, ano po yung naging impression or paano po winelcome ng Palapag ang Revitalized Police sa Barangay? All right. If I'm kung tama yung aking pagkaka-recall, that was last year. Yes, last year po. Through a resolution from the Municipal Task Force with my initiative, I have requested to the regional level para po mabigyan ng deployment for RPSB ang mga barangay, most especially mga barangay na medyo may problema, ang LGU, ang Municipal Task Force, na malagyan po ng deployment RPSB team, and then na-approve naman po kagad-agad to mention Barangay Sangay and Barangay. So far yung barangay na yan, yun yung napakalaki ng kontribusyon na naibigay ng RPSB team as a whole. In the sense, kumuha namin sila, and then ako naman, sinend ako sila sa mga barangay captains, sa mga barangay officials. So duman ako sa proseso. So, turn over sa akin, sinend off sa akin, tapos sinend off ko naman sa mga punong barangay, yung mga barangay officials. So, primarily, we started with ano nga ba ang role and essence why we have to deploy RPSB team sa ating mga barangay. So, na-explain po yan ng maayos sa mamamayan, sa constituents per barangay, and then naintindihan naman po nila at maganda yung pagtanggap ng kada barangay. In fact, ako mismo personally ang naghatid, no, sa mga tropa ka sa barangay. So, initial, sabi ko, ang barangay officials ang kauna-unahan natin na itatap for courtesy call.
ng RPSB team. And then, ililay down natin ng team, no? Kung ano yung pinaka-main purpose, ilan yung duration, at ano yung mga objectives why we have to conduct RPSB. Kasi bago sa kanila, no? Yung revitalized police sa barangay. So, habang tumatagal, ang daming mga issues in concern na na-address ng RPSB. May mga issues in concern na hindi ko alam. Nalalaman ko na lang through sa RPSB, pinapaabot sa aking opisina, tanggapan ko. And then, collaboratively, napag-uusapan at na-address. So, to my point of view, para ako na deload, para ako nabawasan ng mga problemahin ko sa as mayor, dahil yung programa ko sa barangay affairs, eh yung iba nagagampanan na po ng RPSB yung mga concern sa health, concerns sa community, minsan ang nagpapaabot ng RPSB. So magandang partnership, dahil naka-focus sila sa community engagement, community relations, and then unti-unting na-address yung mga problem lang ng barangay. So si RPSB naging bridge, no? Naging bridge sila para makapacitate ang mga barangay officials, lalong-lalo na sa usaping yung BPATS, no? Isa yun, BPATS, yung training natin lahat, yes, ng correct. ating mga tanods na hindi capacitated ang ating mga local officials sa barangay, pero kaya naman gawin, no? With the initiative of RPSB, ay kaya naman pala silang i-retrain at a fresher course para sa BPATS. So, ayun, yung ganung mga bagay na dapat kami ang gumagawa, ay nababawasan kami with the help of the RPSB. Another issue of ratings, naging public, naging open sa kanila ang mga barangay. And then, nagagawa ng paraan kung paano natin ipapartner ang mga training programs na kailangan ng bayan, barangay, to test that. So, nagkakaroon kami ng coordination with the RPSB. So, yun po yung as a whole. Marami pa yun. Marami pa sa health, nakakapapa. Na yung mga may problema sa kalusugan na matagal lang hindi na-address. Buti pa kayo nakita nyo na meron palang may pasyente na with redden na ganito for 10 years. Ako hindi ko nagalugad yun, pero sila nakita nila. So sabi ko, ang galing-galing nyo naman. Kasi ako hindi ko alam na may pasyente palang ganyan na may breast cancer. Pero kayo ay in detail, nalalaman nila at na-facilitate sa tamang tanggapan. Like, sila na nagdadala sa RHU for treatment and then for proper referral. Sila nag-facilitate. Narinig ko nung kanina kay isa sa mga constituents ng Barangay Sangay. That is correct in terms of scholarship. And then, ang pinakamagandang impact is more on yung naging stable ang peace and security within the barangay. So wala nang mga bata, wala nang mga abusado, walang magulo, naging orderly ang pasa order ng barangay. So ang laking impact. But actually, kung tignan ko as a whole, looking at the side of the municipal task force, since ang barangay ko is ang bayan ko is on the road of clearing with the insurgency. Yan.
Ayan, meron po tayong ano ma'am, ipapalabas na data. Ayan. Ito po ang ating data, makikita niyo po sa inyong mga screen. Ito po ay comparative data ng before RPSB, which is on July 19, 2022 hanggang July 18, 2023. Kasi na-deploy ang ating RPSB last July 2023 at yung isang data is during RPSB or July 19, 2023 to present. Ayan. For example, sa Barangay San Roque, Northern Samar, ang before RPSB data, meron po silang 17 CTG sightings. Or activities. Or activities. Noong panahon ng RPSB, naging dalawa na lang po dito sa San Roque. Dito naman po sa Palapag, Northern Samar, from 26 sightings and CTG activities ay nawala as in zero po during the RPSB period. Ayan. Sa Mapanas, Northern Samar naman, from 9 activities to zero. And from sa Calbayog City, Samar, from 3 activities to zero. Ayan, napaka-significant po dito sa Palapag, Northern Samar kasi 26 naging down to zero po. Ayan. So, congratulations po sa ating mga RPSB dyan sa Barangay Sangay sa napaka-significant na accomplishment ng RPSB. Lalong-lalo na sa ating butihing mayor kasi gusto ko lang i-cut yung ano, ikwento ng mabilisan na yung presensya nga ng ating RPSB doon ay nagpupuno doon sa kakulangan ng ating gobyerno. Sabi nga ni mayor, hindi na nila kayang asikasuhin pang ibang mga miyembro ng barangay. Buti na lang nandoon ang ating RPSB, nagiging alter ego ng ating LGU at of course, maraming salamat, Mayor, sa iyong support. Hindi naman po yan kakayanin ng ating RPSB, although may iba't iba tayong resources. Ang nakokontribute ni RPSB dyan ay ang kanyang, yung human kanyang resources. Human resources. Pero dun sa logistical, sa fundings, of course, nakasalalay pa rin ang ating support from the local chief executive ng Palapag. Mayor, maraming salamat po sa iyong support, sa pagpapaliwanag, at sana po kayo ay maging ehemplo ng iba pa nating mga local chief executive na kayo po ay kanyang ano ba, gayahin. Ayan. Yan nga ma'am, nadako na tayo sa puntong yan. Gusto ko pong tanungin ang ating butihing mayor. Kung kayo po, kung kakausapin nyo ang iba't ibang local chief executive sa buong Pilipinas, paano nyo po i-encourage sila? Paano nyo po i-market itong RPSB? Ano po ang message nyo sa ating mga local chief executives? I would highly recommend the mayors to support RPSB program within the barangay effective LGU, sapagkat through RPSB, yung mga bagay na hindi namin nagagawa, hindi namin routine na nagagawa, ay nako-cope up ng RPSB. So, alam namin na napakalawak ng operations ng local government units, napakalawak ng saklaw. Pero ang mga RPSB, along the way of the program, kami natutulungan sa kanilang engagement sa community na kung saan ang laking tulong sa mga mamamayan ng barangay. So hinay-hinay nababawasan kami ng ano ng paproblemahin namin sa barangay. Wawala, less krimen. Yun. Less krimen ang barangay kapag may RPSB. So I would encourage, no, na lahat ng mayor should embrace the RPS program. Dahil tulad yun ng mga nabanggit ko, ang barangay ko na with the deployed of RPSB, bumaba ang at wala, no, yung mga sightings, nawala yung mga kabataan natin ay well disciplined. Wala na pong nako-curfew, wala na po tayong mga bata na nagnanakaw. And then as a whole, laking impact. So I hope all the mayors should do the same, na dapat i-support natin at i-embrace natin yung RP, Revitalized Police sa Barangay. This is a kind of
enhanced program ng kapulisan na kung saan intensified, nakatutok sila sa ano eh, sa pagtulong sa ating mga mamamayan sa barangay out of the box of their best practice na ginagawa. Kakaiba kasi lahat na lang ng skills meron sila eh. They can teach Zumba, they can help or carpentry. The depth ed program ng school. We have RPSB who are nurses. Yung mga nurses ang galing. So yung mga problema ng nung barangay na walang mga nurse deployed, yung RPSB itself na nurse could stand as medical team sa guy. Medical mission yung RPSB ang kauna-unahan na tinatap natin. So ang laking impact, ang laking tulong, napapadali ang operations. In short, successful at napakaganda ng natutulong at naigagawa ng RPSB sa ating mga barangay. Ayan, so, salamat po Mayor for that very kind words mula po sa inyo at nagpapasalamat po kami kasi the success of RPSB, ang success po ng RPSB natin minsan, generally, ay nakasalalay sa suporta ng ating local chief executive. Yan, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Florence. Muanha lang midiha, Mayor Puhon! Yan, at sa ating RPSB dyan, laging nakaantabay sa ating mga programa. Ayan. Sa suporta din ng ating local chief executive. Kaya, good job kay Sergeant Atilano. Ayan, patuloy po kaming magmamanman. Magmamanman. Gusto mo yun, ma'am? Gusto mo yun? Magmamanman. Hindi. Patuloy po naming imomonitor ang inyong mga accomplishments, activities, at i-highlight po natin dito sa ating programa. Ayan. Kaya, maraming salamat po at sana ma-i-guest po muli namin kayo dito sa ating munting programa. Kay ate at kay kagawad po, maraming salamat po. Panalangin namin na sana ay alagaan niyo po ang ating mga kapulisan dyan sa inyong barangay at sana po patuloy po ang inyong magandang samahan. Ayan, baka mamaya sabihin nila, bakit pulis ang alagaan natin? Aalagaan in the sense na hindi natin sila hahayaang mapahamak sa kamay ng ating mga CTGs or ng mga masasamang elemento dyan sa ating lugar. At sana din naman, panawagan din natin dun sa mga gusto ng sumuko, gusto ng maging kabahagi ng ating magandang programa, huwag po kayo magatupiling lumapit sa ating RPSB. Yan dyan. Panawagan din natin yan sa kanila. Ayan, maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang batiin ang ating main host. Ayan, i-congratulate. Dahil po si Lieutenant Colonel Rowena Jacosalem ay nakapasok sa finals ng ating prestigious Outstanding Filipino in the Police Service ng ating Metrobank Foundation. Ayan, si ma'am ay nakapasok sa finals muli, second time. Sabi ko kay ma'am, alams na ma'am. Galingan mo palalo. Ayan. Kaya nga, practice English. Yeah. Okay. At bago po tayo magtapos, no, gusto ko lang po i-greet ang may nagpapabati na ating Deputy Director ng Civil Security Group. No? Ayan. Belated happy birthday, belated sir. Belated happy birthday, sir. Police Brigadier General Clint Bayaksan ng Civil Security Group. Oo nga, belated na lang. Sana nabusog mo kami. Ayan. Sana nabusog pala yun. Okay. So, ma'am, binabati din natin yung ano, yung ating mga men behind the cameras. Ayan. Si Kaway-Kaway. Si ayan. Ang ating director. Ayan. Oh. Okay. Binabati po natin ang ating napaka low budget. Hindi, ayan. Gusto ko lang talagang pasalamatan tong team na to. Kasi nga, alam mo, every time na magkakaroon tayo ng training sa RPSB, lahat ng mga documentary na pinapakita natin, sila, kanila silang may gawa nun. At magpapalabas tayo, ma'am, ng mga
ng mga ano teasers ng documentaries natin akala mo lang, na mapapanood natin sa ating Facebook page na RPS. Low budget nga to, yeah. Pero matatalino at magaling. Yan. Kudos! Okay. A lot! Okay. At of course, sa ating RPS Bisangay, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa ngayong araw na ito. At sana lagi kayong masaya dyan. Kagawad, yeah. Maraming salamat po. Ate! Okay po. Yeah. Sa pagabay ng ating butihing Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benher Abalos Jr. at sa ngalan po ng ating mahal na Chief PNP General Romel Francisco Daylig Marbil at Police Major General Edgar Alan O. Ukubo. Ayan, magkikita po tayo muli next week sa isa na namang makabuluhan at siksik sa kwento ng pulis sa barangay. Dito lang sa RPSB Solution on the spot. Dahil sa bagong pulis, ang gusto ng pulis. Kare. No. Sige. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis.